Amén. Amen. Glory to God. Palakpan po natin ang Diyos sa buhay. Parang ano, parang puyat ah. Yung malakas sa palakpak sa Lord. Amen. Amen. Batiin niyo po muna yung katabi ninyo. Sabihin niyo. Happy birthday, Jesus. Amen. Amen. Sino pong nagagalak ngayong araw na to? Amen. Amen. Sabihin mo yung katabi mo, Merry Christmas. Amen. At sabihin din po natin ating kapatid, Ate Jessa, birthday niya po kahapon. Amen. Amen. Sino pong naniniwala sa salita ng Panginoon sa Matthew 18:20, I think? Sabi po nun, two or three gather in His name, He is in the midst of us. Naniniwala po ba kayo nandito ang Panginoon sa kalagitnaan natin? Amen. Nang namatay po siya, siya'y muling nabuhay. Sabi ng Panginoon, ako'y isa sa inyo hanggang sa dulo ng walang hanggan. Amen? At ang Diyos ay naghihintay sa atin. Amen? Kaya, ang pag-alala natin ng Kapaskuhan, ang pagdiriwang ng Panginoon, ng kanyang kapanakan, ay hindi ito sa, base sa date. Amen? Kundi base ito sa pagkakilala mo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen? Masaya po ba kayo? Amen. Glory to God. Amen. Ang ating pong pag-aaralan ngayon, mga kapatid, ay patungkol po, syempre, season. Amen. At nais po ng Panginoon na tayo'y magkaroon ng tunay na kaalaman sa pagkakilala sa Panginoong Jesus sa pamamagitan niyang kapanakan. Amen. Pwede ba natin pakita yung image? Yung image. Yung nakaraan Tuesday. Yan, kitang-kita yung nasa likod. Glory to God. Amen. Amen. O, kamayan nyo mo yung mga katabi nyo. Parang ngayon nyo lang nakita yung iba dyan. Ha? Amen. Merry Christmas ulit! Amen. 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 Sino po ang masaya ngayong Pasko? Sino magsasabing ang Pasko ay nasa Riyadh? Amen. Parang nasa Pilipinas lang tayo, mga kapatid. Amen. Ang Pasko po ay hindi nakabase sa tao, kundi sa relasyon sa Panginoong Jesus. Amen? Tingnan niyo po yung image, mga kapatid. The king size bed. Amen? Glory to God. Amen? Amen. O yan mga kapatid, tingnan niyo po muna yung image. Sino pong nakakita ng image, mga kapatid? Nakikita niyo po ba? Isipin niyo po yan. Sa manger. Ang sabi po ng ating topic ngayon, the king became a servant. Amen. Ang hari ng hari, sabi, inasa atin po nakasulat, the king of kings and the lord of lords. Si Jesus po, amen, ay nagkatawang tao. At ang hari po ay naging isang alipin sa buhay po ng bawat isa. Tama po ba mga kapatid? Amen. Ang sabi po ng Isaiah 9:6, for unto us a son is given. Amen. And the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Amen. At dahil sa atin, mga kapatid, ang bata ay isinilang. At ang batang ito ay tatawaging Wonderful Counselor. Ano yung pangatlo po, mga kapatid? Mighty God. Amen. He is Mighty God. Ang isisilang na bata po ay Mighty God. At tinawag po rin siyang Everlasting Father and Prince of Peace. Amen? At ang pagkabigay sa atin ng Panginoon, ng Diyos na Ama, sa pamamagitan ng kanyang buhay na anak, ay isang regalo. Sabihin niyo sa katabi niyo, gift. Mga kapatid, tingin kayo dito. Gift. Ang dami, no? Amen? Amen? Ano po ba ang pakaramdam na makatanggap pa ng regalo, mga kapatid? Masaya. Lalo na kapag wala ka pang exchange gift, pero nakatanggap ka pa. Sabi mo, oh, bonus pa to ah. Amen? Ngunit mga kapatid, masigit ang bagay na tanggap natin sa totoong may relasyon sa Panginoon. Walang iba, kundi ang Panginoong Jesus. Amen? Ang sabi po ng James 1:17,
Every good and perfect gift comes from above. Amen. Sino po nakatanggap ng gift? Every good and perfect gift. Good and perfect gift. Yung asawa mo? Amen? Yung kapatid mo sa Panginoon? Yung pastor natin? Yung mga leaders natin? Mga kapatid natin sa spiritual, higit pa yan sa laman, mga kapatid. Amen? Sino pong naniniwala doon? Higit po ang pagkakapatiran natin kaysa sa dugo at laman. Tama po ba? Sino po yung mga magulang dito? Gusto ko makita yung may mga anak na. Amen? Yan. Hindi habang panahon, yung mga anak ninyo ay magiging anak ninyo, mga kapatid. Sa piling ng Panginoon, hindi nyo na makirecognize na anak mo sila, kundi kapatid mo sila sa Panginoon. Ang sabi po ng John 1:12, ang lahat ng nanampalataya sa Panginoong Jesus ay binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Amen? Sino po ngayon na nanampalataya sa Panginoong Jesus sa oras na ito? Nananampalataya po ba kayo? Naniniwala po ba sa Kanya? Amen? Ang sabi po ng Romans 10, 9-10, kung ipapahayag na yung labi, amen? Ipapahayag. Romans 10, 9-10. Sa Tagalog na lang, para... Na, Tagalog na lang. Sapagkat kung ipapahayag na yung bibig o labi, si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka ng iyong buong puso, ano po ang requirement? You must confess with your mouth. Amen? And believe in your... Amen? Sasampalataya kasi yung puso na binuhay siyang muli sa mga patay ay maliligtas ka. Sino pong gustong tumanggap ng kaligtasan sa Panginoon? At ang kaligtasan na tanggap natin sa Panginoon ay dahil sa pananampalataya niya. Amen po ba? Ang sabi po ng Ephesians 2:8 and 9, it is by grace. Nasaan na? Ayan na, sapagkat sa biyaya, amen? Kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang kaligtasan po ay binigay ng Panginoon nang ipinanganak siya sa sino mong sasampalataya sa Kanya ay aabutin tayo ng biyaya ng Panginoon. Sino po ang nakaranas ng biyaya ng Panginoon? Amen? Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa inyong sarili. Wala pong pwedeng maligtas dito sa pamamagitan niya ng sarili. Amen? Ang kaligtasan ay nanggaling sa Diyos. Sabi mo, regalo ng Diyos ang kaligtasan. Amen? At ito po pinamagandang sinabi ng Panginoon, ito'y kaloob ng Diyos. Amen? Sabihin niyo po, gift of God. Amen? Wala na po tayong ibang pwedeng gawin kundi tanggapin ang regalo. Amen? Tanggapin. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang sino man ay wag magmapuri. Amen? Wala pong pwedeng magmalaki sa Panginoon, mga kapatid. Amen? Siya po ang author ng buhay natin. Kung paano po tayo sinilang sa lupang to, mga kapatid, hubad. At galing po din tayo sa Alabok, mga kapatid, ay babalik din tayo sa Alabok. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Amen? Nakakita na ba kayo ng sementero dito? Hindi pa. Especially sa mga nas, bihira pa kayo mga kapatid ng sementero dito. Sementero dito, lupa. Pero isa lang ang size, no? Isa ba size? Iba-iba size? Hindi nyo nabansin. Kasi parang nakita ko yung mga libingan dito nasa lupa, parang pare-parehas lang ang size. Pero sa Pilipinas, mga kapatid, iba-iba ang size. Tama po ba? Ano po iniisip nyo doon, mga kapatid? Sabi po ng Hebrews 9:27, it is appointed to a man to die once, and after that is judgment. Amen? Hebrews 9:27. Basahin po nyo yung maigi, mga kapatid. Lahat po tayo dadako sa kamatayan. Amen? Lahat po tayo dadako sa kamatayan, mga kapatid. Wala pong nabuhay dito ng 1,000 years. Amen? Siguro, ano yung tsura mo nun? Yung mukha mo nakasahit na sa lupa sa sobrang tanda mo. So, sino pong gusto nun? Kinakalagot mo yung mukha mo sa lupa sa sobrang tanda mo. Amen? It is appointed for men to die once and after that comes judgment. May kahatulang naghahantay. Amen? Pero ito po yung regalo ng Diyos. So, Romans 6:23. Amen? For the wages of sin, it's death. Nagkasala tayo, mga kapatid. Dahil nagkasala tayo, tayo'y napabilang sa kahatulan. Amen? Pero ang regalo ng Diyos, ito mga kapatid, ay buhay na walang hanggan sa Panginoong Yesus. Kaya napakahalaga na ikay sumampalataya sa Panginoong Yesus. Kung ikay sasampalataya sa kanyang pangalan, ang pangako ng Panginoon,
Kung ikokompes mong David, maniniwala kasi yung puso, maliligtas ka. Amen po ba? Kaya sabi ng John 3:16 hanggang 18, and for God so loved the world that He gave His, amen. Kaya may Pasko. Amen. Kaya sabi mo sa lahat mo, maligayang Pasko ulit. May regalo na ba kayo? Amen? Amen? May regalo na ba kayo sa Lord? Amen? Amen? Sabi po, sapagkat kayo na lamang ang pagsinta, mas malalim to, sinisinta kita. Malalim, no? Ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Amen? Malino po sabi ng verse 17 na maliligtas tayo sa pamamagitan niya. Amen? Kaya nga, sa verse 18, ang sumasampalataya sa kanya ay hindi na hinahatulan. Kaya yung Hebrews 9:27 kanina, mga kapatid, hindi ka nabilong doon. Sabi mo, wala nang kahatulan sa buhay ng isang Kristiyano. Amen po ba? Sabi po ng Romans 8:1, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Romans 8:1. Amen? Pag na kay Kristo ka na, wala nang kahatulan sa buhay natin, mga kapatid. Kung ikaw'y totoong sumampalataya sa Kanya, mga kapatid, wala nang kamatayan. Dalawa po ang kamatayan, mga kapatid. Ang kamatayan ng isang tao ay sa pamamagitan ng physical at spiritual. Amen? Pero ang katotohanan, mga kapatid, mas okay yung patay ka physically, pero buhay ka spiritual. Kaysa buhay ka physically, pero spiritual, patay ka. Amen? Ano po ba yung patay ang spiritual? Yung hindi mo tinanggap ang Panginoon sa buhay mo. Amen? Yung wala kang totoong relasyon sa Kanya. Amen? Kaya nung tayo wala pa sa Panginoon, mga kapatid, sabi ng James 4:4, tayo ay friend of the world, tinuri tayong kaaway ng Diyos. Sino po naniniwala rin? Dati, nung wala tayo sa Panginoon, hindi po tayo kaibigan ng Lord. Isa pong katotohanan yun. Ang Diyos ay namumuhi sa atin. Kaya hindi pwedeng sabihin ng lahat na tayo'y anak ng Diyos. Tayo'y lahat anak ng Diyos. Ang totoong anak ng Diyos lamang ay ang tumanggap sa Kanya. Amen? Kaya nga sabi ng James 4:4 sa dulo po niyan, sino man ang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Ganun po yung kalagayan natin mga noon, nung tayo wala pang relasyon sa Panginoon. Amen? At ang kaparaanan ng Diyos, siya ay bumaba. Amen? Nagkatawang tao po siya. Amen? Dahil ang aabuti niya ay tao. Kung manok, malamang nag-itlog muna siya. Sa itlog muna siya nag-form bago siya naging manok kasi manok ang aabuti niya. Pero ang nais ng Panginoon iligtas ay tao, kaya nagkatawang tao po siya. Amen? Sabi po ng Philippians 2:8-9, Philippians 2:8-9, ang katangian ng Panginoon. Para malaman po natin ang Panginoong Jesus ay hindi lang tao. Marami po nagsasabi sa maraming aral, ang Panginoong Jesus ay tao lamang. Ang Panginoong Jesus ay propeta, ay mabuting tao lamang. Pero sabi po ng Philippians 2:8-9, palibas ay nasumpungan sa anyong tao. Siya ay nasumpungan. Amen? Siya ay nagpawaba sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Amen? Siya ay namatay sa krus para sa atin. Kaya siya naman ay pinadakila ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan. The great name above all names. Sabi po ng Acts 4:12, there is no salvation in no one else except by the name of Jesus. Except by the name of, siya pa mga po, name of, amen? Mula pong sukat ikaliligtas ang tao sa kundi sa pangalan lamang ng Panginoong Jesus. Mga kapatid, hindi po sa pagdalo sa church na to, ikaw maliligtas. Amen? Hindi po namin tinuturo dito, pag pumunta ka dito, naging membro ka ng gawain to, mga kapatid, ay maliligtas ka. Hindi, mga kapatid. Ang tunay na magliligtas sa buhay natin, unang-una ay nasumpungan mong biyaya ng Panginoon na nampalataya ka sa Kanya at susunod ka sa Kanya. Ang sabi po ng Matthew 7:20-21, mga kapatid, ganito rin ako noon. Amen? I believe narinig nyo na itong verse na to. Amen? Hindi lahat ng tumatawag sa akin
Panginoon, Panginoon, sa ibang version, Ama, Ama, ay papasok sa kaharian ng langit. Amen? Kundi yun lamang gumaganap ng kalooban ng aking Amang nasa langit. Amen? Kaya mga kapatid, ang tunay na kaligtasan, kung ito'y natamu mo sa Panginoon, gagawa ka ng kalooban ng Panginoon. Amen? Sino pong nais gawin ang kalooban ng Panginoon? Amen? At ang kalooban ng Panginoon, mga kapatid, tayo'y magpatuloy, maglingkod, magpagamit sa Panginoon. Amen? Nalalamang natin ang bawat ihirap natin, ang bawat paglilingkod natin, hindi po ito nawawala ng kabuluhan. Sabi po na ng 1 Corinthians 15:58. Amen? Our labor in the Lord is not in vain. Amen? Kapag tayo'y gumagawa sa Panginoon, tayo'y inuuna natin ng Panginoon, tayo'y sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, yung bagay na yan ay hindi mawala ng kabuluhan. Amen? Pero mga kapatid, ang buhay na to, kapag inubos mo ang buhay na to, wala ang Panginoon, mga kapatid. Vanity. Meaningless. Amen? Last time po dito, meron pong matindi itong matanda na sila, 60 plus na, couple po sila. Amen? Sabi ni Pastor, nagdo-double time po sila. Amen? Siguro, mga uugo-ugo na yun. 60 na eh. Basta, maglilikot kami. Basta, magsusundo kami. Kasi, hindi sila. Sila yung nasusundo ng mga kapatid. Mga kapatid, matanda na yun. Mag-asawa ba? Pero, ang dahilan nila, bakit ginagawa nila yung bagay na yun? Kasi sabi nila, nagsisisi ako. Sabi nila, ngayon lang namin nakilala ang Panginoon. Sabi nila, sayang dapat nakilala namin ang Panginoon nung malakas pa kami. Kaya ngayon, Pastor, nagdo-double time kami. Amen? Sino pong gusto mag-double time sa Lord? Amen? Mag-double time tayo. Sabihin mo katabi mo, double time! Amen? Amen? Double time! Double time, double time. Sabi po ng John 10:10, ang ganda ng pangako ng Diyos sa lahat na magdo-double time sa Kanya. Ha? Double pay pa. May bonus pa. Kaya, ibigay nyo na. Ang Lord, binigyan nyo na yung Christmas bonus niya sa atin. Amen? Eternal life. Ang sabi dito, ito yung Christmas bonus natin sa Lord. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan. Amen? Sa English yan? Ito sa English. I came that they may have life and have it abundantly. Amen? Ang tunay na buhay sa piling ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Kaya sino po yung medyo bata pa? Lahat po tayo bata pa sa Panginoon. Amen? Ibig sabihin, marami pa tayong magagawang paglilingkod. Amen? Sabi na Ecclesiastes chapter 12 verse 1, remember your Creator in the days of your youth. Hindi po pinag-uusapan dito yung edad, kundi hanggat may pagkakataon ka para paglingkuran ng Panginoon, paglingkuran natin siya. Amen? Alalahanin natin ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Marami kasing ano eh, tsaka na. Tsaka na. Ano po sabi ng Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God. Ano po unahin natin? Kaharian ng Diyos. Amen? At ang kaharian ng Diyos ay ang paghahari ng Diyos sa buhay natin. Amen? Ingatan po natin ang relasyon natin sa Panginoon, mga kapatid. Amen? Wala na pong ibang relasyon na higit sa lahat sa buhay po natin, kundi ang relasyon natin sa Panginoon. Amen? Dati po, nang galing kami sa isang training sa kumpanya, ang daming seminar about ang topic ay core value, moral core value. Gusto ng management ng kumpanya namin na ma-develop yung moral value ng mga empleyado. Amen? Kasi isipin nyo na lang, yung mga bigas na natatanggap namin, 10 kilos, ninanakaw pa. Binubukas yung locker, ninanakaw. Amen? Sabi ng kumpanya, ano mga tao dito? Parang wala na mga core value. Wala na mga moral value. Amen? Sa amin nga, may nanghirapan ng lagari namin, pati yung, yung sinsil. Alam niyo yung post ng meral ko, nilagari nila, kinuha nila yung bakal. Napunta kami, ba't bakal dito? Amen? Ayun pala yung mga batang tik-tik sa amin yung tumira noon. Napagkama lang ko, yung martilyo pa namin yung ginamit, pati yung lagari. Ibig sabihin, mga kapatid, ang mundong to, mga kapatid, ay pasama ng pasama. Isa pong katotohanan yan. At ang pasamang-pasamang ang mundong to, mga kapatid, maraming naliligaw. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, maraming dumadaan. Amen? At namimili sa dalawang daan. Sabi naman, mayroong dalawang daan. Mayroong isang makipot, mayroong isang malapad. At ang katotohanan, mga kapatid, maraming dumadaan sa malapad. Amen?
Ang pagdaan sa malapad, mga kapatid, masarap. Ngunit ang sabi ng Panginoon, sa dulo ay pamangan. Ngunit ang pumipili ng daang makipot, mga kapatid, sa dulo nito ay may buhay na lang hanggang. Saan po kayo, mga kapatid? Saan po kayo, mga kapatid? Nakasagot, mga kapatid. Saan kayo? Pero, makipot. Ayun. Sa makitidadaan. Amen? Sapagkat sa makitidadaan, mga kapatid, marami ditong pagdadaan ng pagsubok. Amen? Sino po dito dumadaan sa maraming pagsubok, mga kapatid? Yung mga pagsubok na yan, instrumento ng Diyos yan upang makarating ka sa buhay na walang hanggan. Amen? Kaya kung tumanggap ka sa Panginoon, hindi ka dumaan sa pagsubok, ibig sabihin, ang pinili mong daan, ang daan ng kaaway. At the end, may kamahamakan. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, normal na sa paglilingkod sa Diyos. Normal na yon. Amen? Sino po ang handa magsakripisyo sa Lord? Sino po nagugutom? Amen? Pupunuin kayo ng Lord mamaya. Amen? Pero nice ng Lord, busugin muna ng Lord yung spiritual natin. Amen? Sapagkat, yun yun. Enter by the narrow gate, for the gate is wide and the way is easy. That leads to destruction, and those who enter by it are many. So marami. Ayun mga kapatid, tumingin kayo ng mga simbahan dito sa Riyadh, mas marami ang mosque. Kasi madaling sumunod dun eh. Manalangin ka na 5 beses, tugtog mo yung sarili mo dun sa 5 beses sa maghapon, mga kapatid. Ligtas ka na. Ang kasalanan mo, solve na. Kahit pumatay ka pa pala. Amen? Lumuhod ka lang daw sa pangalan ng Diyos nila. Pero mga kapatid, ang Diyos natin ay pag-ibig ng Diyos. Amen? God is God of love. Amen? Amen? Pero sabi dito, for the gate is narrow and the way is hard that leads to life. Sino pa nagnanais magkaroon ng buhay na walang hanggan? Amen? So ibig sabihin, mga kapatid, nasa proseso tayong lahat. Amen? Ikaw'y naglilingkod sa Panginoon, nararanasan mo magsakripisyo, nararanasan mo mapuyat, nararanasan mong ano pa, magutom, maranasan mong medyo kapusin ka. Kasi, mga kapatid, kasama rin ang bulsa sa paglilingkod. Amen? Parating natahimik lahat. Sama yan, mga kapatid! Amen? Ang totoong sumasamba sa Panginoon, ibinibigay niya ang lahat. Amen? Hindi natin pinapangilagad dito ang patungkol sa pera. Hindi po pera-pera ang simbahang ito, mga kapatid. Lahat po tayo dito may trabaho, mga kapatid. Pero ginagawa natin, ano man yung kinikita natin, ibinibigay natin yung pera sa Panginoon. Amen? Ang sabi ng Lord, give what is due to Caesar. Give to Caesar what is due to Caesar. But give to the Lord what is due to the Lord. Marami pong aspeto yan, mga kapatid. Ibigay natin yung para sa Panginoon. Amen? Yung oras, yung panahon, yung lakas, pati ang pocket. Sabi mo sa atin mo, pocket. Isa pa, wallet. Yung laman po ng wallet. Baka pa, wallet lang po ibigay ninyo eh. Walang laman eh. Dapat pulos. Amen? Katir pulos. Amen? Amen? Kaya ang pagsunod sa Panginoon, mga kapatid, ay makipot. Makipot ang pinagdadaanan, mga kapatid. I remember, mga kapatid, ay nagpasimula po ako sa Panginoon, mga kapatid, ay nagsisimula lang ako sa CR. Habang nagsisimula, kumakanta-kanta, Hallelujah. Amen? Maraming paraan para paglingkuran ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Ang pinagkatiwala ng Lord sa maliit ay pagkakatiwalaan din sa malaki, mga kapatid. Amen? Sino po handa na maglingkod sa Panginoon? Amen? Maraming paraan para maglingkod sa Panginoon. Lalo na dito sa church na to, mga kapatid. Yung binabanggit namin. Sinusundo ka na? Pinapakain ka pa? Pinapaloob ka pa ng tawag? May takeout ka pa? At chinachat ka palagi? At ano man ang yung tawag doon? Call a friend. Time, mga kapatid! Sapagat ang mga nanditong mga anak ng Panginoon ay may tunay na pag-ibig sa Diyos. Amen? Kaya, yung may mga kapatid na may kailangan ng prayer ng family, mga kapatid, isang send na sa Facebook, sa ating webpage. Amen? Nananalangin na po tayong lahat doon. Nagkakaisa po tayo. Amen? At isa pong katunayan niya, mga kapatid, doon po sa Obigan Company. Lahat po na pinapanalangin namin doon, tinutugon ng Lord. Amen? Sabi ng Panginoon, ngayon nga eh,
Ano man yung bagay na kalagan ninyo sa lupa ay kakalagan sa langit. At ano man yung bagay na inyong talian, kalagan, o talian naman sa gapusin sa langit ay gagapusin sa lupa sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, there is power in prayer. Diyan kumikilos ang Diyos. Ibinang isang tao para baguhin siya, tipuhin siya ng Panginoon ay sa pamamagitan ng panalangin. Amen? Gusto mong mabago ang mga mahal mo sa buhay? Huwag mo silang baguhin, hindi mo part yun. Ipag-pray mo sila, ang Lord ang ilugin nila. Amen? Sino po tumugon na ng Lord na binago ang lahat ng mga mahal nila sa buhay? Sino nakakaranas ngayon? Dati noon, ang mga magulang ko, saan ka pupunta? Hindi, yun ka lang dito sa bahay. Pero tumatakas ako. Pag-uwi ko, katakot-takot na sermon, misa may palo pa, depende sa mood nila. Amen? Dumaan din ako sa persecution, mga kapatid. Ayaw kong hayaan maglingkod. Even yung mga katrabaho, pinagtatawanan ako. Amen? Wala kang mapapala sa ganyan. Naku, kalokohan lang yan. May sinabihan pa ako na dati, wala akong mararating sa ganyan. Sabi nila sa akin. Pero sabi ko, sa Diyos ako naglilingkod. Ang sinabi ng tao ay tao lamang. Maging tayo mga kapatid, marami tayong prinsipyo. Baka minsan, mahuhulog tayo sa sarili nating prinsipyo. Pero merong salita ng Panginoon mga kapatid. Amen? Ito, sabi ng Lord sa kanyang salita, heaven and earth will pass away, but my words will remain. Amen? Ang salita ng Diyos, mga kapatid, bagamat ito'y nakasulat sa isang physical na papel, mga kapatid, ito ay hindi lilipas hanggang sa kabilang buhay. Sinabi ito ng Panginoon. Amen? Kaya may warning ang Lord, sino man magdagdag, sino man magbawas dito, mga kapatid, may kaparusahan. Amen? Kaya napakahalaga, unawain natin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng wisdom ng tao, mga kapatid. You will never understand the Word of God by your own self. Amen? Kahit anong basa ng basa mo rito, kung wala kang totoong relasyon sa Panginoon at wala kang Espiritu ng Panginoon at wala rin magliwanag sa iyo na kinakasihan ng Espiritu ng Panginoon, mga kapatid, hindi mo ito maunawaan. Pero kung ngayon sa oras ito, mga kapatid, kumikilos ang Panginoon at hinihipo ka ng Espiritu ng Panginoon, mga kapatid, kahit sa simpleng salita lang, mga kapatid, maunawa mo sinasabi dito sa unahan. Sino po nakakaunawa ngayon? Ibig sabihin, ang Espiritu ng Panginoon ay nasa ating kalagitan. Amen? Dati noon, narinig mo lang. Wala lang. Amen? Ayaw mong sumunod. Pero ngayon, mga kapatid, ngayon tinanggap mo na ang Panginoong Jesus sa buhay mo, nagkaroon ka ng totoong relasyon sa Kanya. Ano man ang sabihin ng Panginoon, naririnig mo. Amen? Sabi ng Lord, ang shepherd, alam na mga sheep ang kanyang boses. Amen? Tignan niyo yung aso. Tawagin mo, di ba? Kilala niyo yung boses mo. Amen po ba? Sino po dito yung mga amo? Di ba pag tinawag tayo ng amo nyo? Lalot sa akin, ang tawag sa akin ng boss ko, Egyptian. Paul! Talagang, ano eh, iba yung boss niya eh. Matanda na kasi, Paul! Malalim eh. Amen? Narinig ko, ibig sabihin, nare-recognize ko. Amen? At gusto ng Panginoon mga kapatid sa buhay natin, ma-recognize natin ang Diyos sa buhay natin. Nangungusap ang Diyos sa kanya. Amen? At nangungusap ang Diyos sa kanyang mga lingkod, na ginagamit niya upang ang kanyang salita ay gamitin niya sa buhay ng bawat isa. Amen? There's power in the Word of God. Amen? Ang sabi po ng Hebrews 4.12? Tama po ba? Hebrews 4.12 yun. For the Word of God is active and alive. Hebrews 4.12. Ayan, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Amen? Kaya minsan, naalala ko kahapon, meron akong sinera ng Word of God, hindi niya matanggap. Amen? Sabi niya kasi, magpapakabait na lang siya para hindi raw siya katulad ng Lord, hindi raw siya mapunta sa impyerno. At pag nag-sorry daw siya, siya daw ay aalisin sa impyerno. Sabi niya ganun. Nag-comment naman ako, sabi ko, hindi siya mamagitan ng mabait, maliligtas ang tao. Amen? Maliligtas ang tao kung sasampalataya ka sa kanyang pangalan. Amen? Amen? Kaya, kapag ang salita ng Diyos, mga kapatid, tinatamaan ka, ibig sabihin, mahal ka ng Diyos. Sabi mo sa katapin mo, pag tinatamaan ka, hindi ko alam ang kasunod. Mahal ka ng Lord. Amen. Ibig sabihin, minamahal ka ng mga kapatid dito. Amen? Bilang isang magulang, hindi po ako magulang, sa mga magulang na may anak, hindi ba pag mali ang kanyang ginagawa, kailangan ka magalit? Amen? Kailangan ka rin magalit ka. Gaya ko, may kapatid din ako. Mas bata sa akin. Pag mali ginagawa yun, nagagalit din ako.
Dahil alam ko kung ano yung pwede niya ikapahamak. Ganun din ang Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya kapag misa sa ating paglilingkod, nakakarinig tayo ng correction, nakakarinig tayo ng patama. Pero hindi po tayo pinapatama, kundi kinakausap tayo ng Panginoon. Amen? Sabi rito, matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang, ang salita po ng Diyos ay mas matalas sa isang espada na dalawa ang talim, magkabilaan. Amen? Sharper than two-edged sword. Amen? Bumabaon hanggang paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu. Sino po nakakaranas ngayon? Amen? Sino po yung nakakarinig ng Word of God eh, parang ang kinikilabutan? Amen? Parang init-init ng dibdib mo. Ano ba ito nangyayari sa akin? Parang, amen? Sino po nakakaranas ng ganun mga kapatid? Amen? Parang ano? Biglang uminit, no? Eh, malamig naman. Amen? Sabi rin, espiritu, kaluluwa espiritu, ng kasukasuan at ng utak. Amen? At madaling kumilala ng pag-iisip. Pag-iisip at manghahaka ng puso. Mga kapatid, pag meron kang salita ng Panginoon sa buhay natin, madali nating mabasa ang iniisip at inahaka ng puso ng isang tao. Amen? Dito po sa unahan, mga kapatid, sa paglilingkod po natin sa Panginoon, marami na po ako na-meet iba't ibang tao. Kung minsan, namimit ko sila yung bagong gising ako, unang tingin ko pa lang, nagkakaroon na kagad ako ng discernment sa kanya. Amen? Naramdam ko na kung sino kagad siya. Ba't hindi ko siya inatulong? Kundi nararamdaman ko. Kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ito'y sumasalamin kung sino ang taong nasa harap mo. Amen? Kahit sabi ng salita ng Panginoon, madaling kumilala ng pag-iisip at haka ng mga puso. Kaya pag may salita ka ng meron kang salita ng Panginoon, hindi ka madadaya. Amen? Sabi ng John 8:32, "For if you will know the truth, and the truth will set you free." Wala na pong sasarap sa isang taong nalaman mo ang katotohanan. Kapag nasa katotohanan ka, sabi nga ng batas, nothing but the truth. Amen? Walang pwede mandaya sa'yo. Amen po ba? Mga kapatid, intro pa lang ako ah. Wala pa natin ng Diyos sa buhay. Amen? Christmas is about the demonstration of God's love. Sabihin po natin, mahal tayo ng Panginoon. Amen? Romans 5, 8-9. For God demonstrates His love. So, magitan ng ano, Romans 5, 8-9. Paano po ba dinemonstrate ng Lord ang kanyang pagmamahal sa buhay natin? That of what, ipinagtagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na na kanyang tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Amen. Ang katumbas din ng Pasko o yung sineselebrate natin Christmas ay is equal to the death of the Lord Jesus Christ. Kamatayan din ang katumbas. Binuhay, kamatayan. Pero ano yung ibig sabihin ng mga kapatid? Para sa atin, para matubos tayo. Sabi mo sa katabi mo, tinubos ka na ng Lord. Amen. Ano po yung tinubos sa atin, mga kapatid? Sino po nasasabi ditong matuwid ka? Amen. Sabi ng Bible, there is no one righteous. Walang matuwid kahit sa, walang nakahanap sa Diyos, walang nakasumpong sa Diyos, at wala rin nasumpungan ng Diyos na kahit isang matuwid sa kanyang paningin. Amen. Kundi ang Panginoong Jesus, nagkatawang tao siya, bumaba siya. At anong ginawa niya? Inalay niya yung buhay niya. Bilang kapalit ng kasalanan natin, siya ang namatay para sa atin. Amen. Sabi mo sa katabi mo, si Jesus namatay para sa atin. Amen. Kaya yung kasalanan natin, mga kapatid, sabihin natin, sold out na. Amen? Kaya, nais ang Panginoon sa buhay natin, sabi po ng John 1:29, siya po yung Lamb of God. Amen? Sabi ni John the Baptist, narito ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mga kapatid, ang makakapag-alis ng kasalanan ng sanlibutan ay ang dugo at ang katawan ng Panginoon sa Kristo. Amen? Hindi po yung nasa maka, yung hawak mo yung batong itim doon. Yung lulublub ko doon sa batis doon ni Abraham. Sabi-sabi nila. Amen? Ang totoong mag-aalis ng kasalanan sa buhay natin, walang iba kundi ang kordero ng Diyos. Amen? Walang iba ang Panginoong Jesus. Amen po ba? Kaya nais ng Panginoon sa pamamagitan ng John 1:12, tanggapin natin siya. Amen? Kapag tinanggap mo siya, magkakaroon ka ng karapatan maging anak ng Diyos. Ano po ba yung karapatan? Amen? Rights. Pag sinabing rights, may gawin ka, wala. May makukuha ka. Bilong ka pa rin. Sayo pa rin. May rights ka eh. Amen? Tulad ng isang mga anak, di ba? May magulang tayo. Amen? Kahit sabihin mong kahit gano'n ka kapasaway, ang relasyon mo sa iyong ama, hindi mawala. Nandun yung pangalan mo eh. Nandun yung tahanan mo. Amen? Rights mo yon. Amen po ba? Pero sa Panginoon, mga kapatid,
hindi po pang lupa lang tinanggap nating relasyon sa Kanya. Kundi, we belong sa kingdom niya. Sabi niya ron, pinagkalubaan ng maging anak ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, tayo anak ng Diyos. Amen. Ang nasasabing anak ng Diyos ay dapat may tunay na pananampalataya sa Panginoong Jesus. Amen? Kaya gaya ng sabi ko kanina, noon dati, we are enemy of God. Yung kaibigan natin sa nanlibutan. Pero tayo'y tinuring friend of God. Sabi mo sa katabi mo, we are friend of God. Amen? Ang sabi ng kanta, I'm a friend of God. Amen? He calls me friend. Tinawag din tayong kaibigan ng Diyos. Amen po ba? Abraham called to be friend of God. Amen? Tinawag din siyang kaibigan ng Diyos dahil siya'y nanampalataya at naging matuwid sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Kaya sa pamamagitan ng pagkamatay o pag-aalin ng Panginoon ng kanyang buhay, mga kapatid, naranasan po natin ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Pangalawang bagay po na nakita ko, mga kapatid, Christmas, ang ginawa po ng Pasko sa buhay natin, mga kapatid, ay ni-restore niya yung relationship natin sa Kanya. Sino pong gusto magkaroon ng totohan ng relasyon sa Panginoon? Amen? Nabanggit pala kanina sa training sa Corvallo, nawala na pala ako doon. Naiwanan ko yung... Sabi doon kasi ng trainer doon, daming nagnanaw, daming ganyan. Ang daming nag-aakay. Yung immoral dito, marami na. Nagpapalitan ng mag-asawa. Nangyari po tayo, mga kapatid. Amen? Magkapalitan ng asawa para sa kumpanya. Ay, po, talaga namang ano. Kaya nga ngayon, di ba, meron ng bakla sa bakla, tomboy sa tomboy. Ibig sabihin yung kabunduhan ay pasama ng pasama. Alam niyo po sabi ng commentator, yung nagtuturo sa amin, kung paano madedevelop ang moral value ng isang tao. At the end, ng training namin, mag-aalas 5 na, binanggit niya, alam niyo kung ano, totoong relasyon sa Diyos. Tama po ba yung mga kapatid? Ang dami ng topic niya. Eh ako, bilang Kristiyano, naririnig ko naman, at lahat ng binabanggit niya naman ayon sa salita ng Diyos, ngayon nga lang, hindi niya lang makut yung verse, kasi dumaan siya sa mga training, kasi psychologist siya. At hindi pala, matatapos sa totoong relasyon sa Diyos, kung may takot ka sa Diyos, hindi mo gagawin yung bagay na yan. Ibig sabihin, kung simula pa lang dapat, sinabi niyo na yun, nag-Bible study na sana tayo doon. Amen? Eh, syempre, wala tayong grace. Nandun pa kami sa hotel. Ayun lang pala, at then, mag-aalas 5, babanggitin lang pala, dapat, kung gusto mong tumaas ang moral value ng isang tao, magkaroon siya ng tunay na relasyon sa Panginoon. Amen? Ang pag-asa po ng Pilipinas, mga kapatid, ay kumilala sa Panginoong Jesus. Even though napakaraming korap, napakaraming paghihirap sa bansa natin, marami nang wala may pag-ibig. Amen? Kundi umibig na sa salapi, umibig na sa kapangyarihan, umibig na sa kung kanilang babae, dapat iisa lang. Amen? Maraming kasalanan. Amen? Pero kung meron kang tunay na pagkakilala sa Panginoon, tunay na relasyon, mga kapatid, pagpapalain tayo ng Panginoon. Sa buhay ko po, mga kapatid, testimony ko po sa inyo to. Kung hindi po ako nakilala sa Panginoon, maaaring patay na ako ngayon. Amen? Maaaring addict na rin ako ngayon. Maaaring hindi ko na pang-asawa yung asawa ko dito. Amen? Maaaring napatay na rin ako. Pero ayon sa biyaya ng Panginoon, may plano ang Diyos sa buhay natin. Sabi po ng Jeremiah 29:11, For I know the plans I have for you. Amen? Plans to prosper you and not harm you, but to give you hope and a future. Amen? Dati noon, ang hirap ng buhay namin, mga kapatid. Naranasan ko po, mga kapatid, na kapag may tagbagyo, ang bahay po namin ay kubo lang talaga, at tagpi-tagbi pa huyo. May papag sa ilalim, tapos may second floor naman, mga kapatid. Kaso nga lang eh, sandang ka lang pagitan sa ulo. At least may second floor. Sandang ka lang, pag tumalong ka, untog ka. Kaya ginagawa ko doon, titignan ko yung mga pako, baka may nakasabi na pako niya, mahirap na. Matusok tayo ng pako. At naranasan ko, mga kapatid, yung pag may bagyo, natutulog ako sa ilalim. Mga magulang ko sa taas sila. Buhabahan na pala. Pag-ising ko gano'n, yung tubig level na sa papag ko. Sabi ko, buhabahan na. Amen? At naranasan ko rin, mga kapatid, ang profession ko po talaga, isa po kong hardinero. Amen? Diyan po ako nakagraduate. ng high school pati ng college. Sumasideline po ako ng garden. Amen? Ayun po, mga kapatid. At sanay po tayo sa initan. Amen? Kaya mahina ako sa lamig eh. Alam na mga kapatid yan, pag winter dito, apat ang suot ko lagi. Minimum na yan. Minimum na yan pag taglamig. Sapagkat sa ganung paraan, tinuruan ako ng Panginoon magtiis. Amen? Misan, paraan ng Diyos sa mga bagay na dumaan ka sa mahirap na paraan para matutunan mo paano ang perseverance, endurance. Sino po nakakaranas ngayon ng pagsubok?
in-endure tayo ng Lord yan. Amen? Nang sa gayon, wala tayong pwede pagmanak sa Lord. Sabi ng Lord, sa John 15:5, without me, you can do nothing. Sabi mo sa katabi mo, pag wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Amen? Kaya sabi niya, kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Amen? Nasa kanino po pag-aasa natin? Na kay Lord Jesus Christ. Amen po ba? At ang ginawa ng Diyos sa buhay natin sa pamagitan ng pagsilang ng Panginoon, in-restore niya ang ating relationship sa Kanya. Sino po ngayon may relasyon na sa Panginoon? Amen? Gusto mo makita? Aba, mga kapatid, saksi ang langit sa oras na yan. Sino po? Alam niyo, mga kapatid, mag-isa sa oras na to, tanaw tayo ng Lord. Sabi ng Lord, God is omniscient. Pag sinabing omniscient, all present. Amen? Kahit sa ilalim nito, nandito siya. God is all. Nandun siya kahit. God is, lahat ng lugar, nandun siya. God is omnipotent, makapangyarihan. Meron pang isa, nakalimutan ko. Omniscient, omnipotent. Omniscient, omnipotent. Meron isa pa na, God of all-knowing. Alam niya lahat ng bagay, mga kapatid. Kaya po, wala po tayong matatago sa Panginoon. Amen? Kaya pagdating sa judgment, mga kapatid, kung babalikan po natin yung Hebrews 9:27, mga kapatid, kung hindi ka magkakaroon ng tunay na relasyon sa Kanya, mga kapatid, nais ng Panginoon, ang nais ng Panginoon sa buhay natin, masulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Sino po ngayon naniniwala sa oras na ito ng kanyang pangalan ay nasa aklat ng buhay? Mga kapatid, gusto ko makita. Kasi yung hindi ko makita magtaas, kakausapin ko mamaya, papaliwanag ko sa kanya. Paano masusulat? Kuha ka na ballpen sa taas, marami ito, mamili ka. Hindi, mga kapatid, kailangan dito, you have to confess your mouth and believe in your heart that Jesus is Lord, siya ay namatay, muling binuhay, siya ay muling nabuhay, at ngayon nasa piling ng Diyos. At siya ay muling magbabalik. May pangalawang Pasko pa, mga kapatid, ha? May pangalawang Pasko pa, mga kapatid. Siya ay muling magbabalik. At ang nais ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid, maging handa tayo sa Kanyang muling pagbabalik. At babalik siya, mga kapatid, tulad ng pinakita nating image kanina, hindi na sa ganong paraan. Hindi na ulit manger. Amen? Babalik siya bilang isang Diyos. Amen? At bubuhay niya mga patay, at muli niyang kukunin ang mga buhay pa na nanampalataya sa Kanya. At ang sabi ng Lord, ang sino mang pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay ihuhulog saan? Sa lake of fire. Pero mga kapatid, this time, nangungusap ang Lord sa buhay natin, magkaroon tayong tunay na relasyon sa Kanya. At ang tunay na relasyon sa Kanya, mga kapatid, tayo susunod sa kalooban niya. Amen? Sabi po ng John 1:21, God is with us. Sabihin mo sa katabi mo, Emmanuel. Kaya kinanta natin kanina, Emmanuel, our God is with us. Sino yung God is with us? Prince of Peace, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, ay yung Diyos na suma sa atin. Amen? At ang nais ng Panginoon, mga kapatid, ay matanggap natin ang biyaya ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Sabi po ng Revelation chapter 3, verse 20, siya po ay kumakatok. Sabi mo sa katabi mo, kumakatok ang Lord. Basahin po natin. Narito, sabi niyo pa, mga kapatid, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Ano, kung sino man ang duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at kahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Mga kapatid, ang Lord, wala pong sapilit niyan sa Lord. Amen? Hindi po namin kayo o tayo o ang bawat isa. Ito, gawin mo ito. Wala po ditong ano, yung mando-mando. Sapilitan. Amen? Kundi, according to your heart, according sa pagkakilala mo sa Diyos. Kung kilala mo talaga ang Panginoon sa buhay mo, mga kapatid, nakilala mo siya, makikita sa buhay niya kung paano mo siya pinaglilingkuran. Amen po ba? Makikita sa bunga. Kung kilala mo ang Diyos, walang bagay na adlang para hindi mo siya sambahin. Amen? Sino po minsan na naimbitahan sa Malacanang? Wala pa naman siguro, no? Sino nakapunta ng Malacanang?
Oyo, may nakapunta na pala. Sa panaginip, no? Si manager, ha? Nakapunta na, di ba? Mga kapatid, may nakapunta ba rin na kay Stepin? Baka sa pinto pa lang eh, sa puta. Amen? Meron ba na pumunta rin naka-short? Kasi wala pang pataas, boxer shirt pa yung suot. maliligo po sa banyo, kaya po ako nandito. Malaking yung pa. Amen. Kundi, naalala ko yung mga katrabaho mo nun eh. Wala na kumpanya nun. Napunta ko sila sa Malacanang. Aba, sabi ko, ngayon ko lang nakita itong tamang to. Tao pala to. Talaga ano eh, ibig sabihin eh, sa amin, kasi sa kumpanya namin, mumukha siyang gusgusin, parang wala sa ayos talaga. Pero nagulat ako, nang pumunta ng Malacanang, nang mukhang tao, talagang vis-a-vis siya, Pilipinyana pa. Yung ayos to ah. Mag-glory to God, sabi ko gano'n. Amen? Mga kapatid, ibig sabihin, kilala niya kasi yung nagpa-appoint sa kanila. Kilala niya, si Pinoy, mga kapatid. Kilala niya eh, mayroong letter eh. Punta sila doon, talagang Pilipinya na, palakihan ng pakpak dito sa ano. Yung mga kilala kong matatanda na umihitin ng sigarilyo, nagbukang tao eh. Nag-makeup pa sila eh. Nakabarong, wah, galanti pala ito mga tao, ba nagdadamit? Amen? Pero mga kapatid, sa buhay po ng mga taong tumanggap sa Panginoon, dinadamitan niya tayo inward and outward. Amen po ba? Kaya sabi ng 1 Samuel 16:7, ang Lord hindi tumitingin sa panlabas. Tao ang tumitingin sa panlabas, pero ang Lord tumitingin siya sa puso. Sabi mo, sa puso. Amen? Kaya ang pakipagrelasyon sa Panginoon, mga kapatid, may kinalaman yung puso mo, puso natin sa Kanya. Amen? Kapag ang laman ng puso mo ay ang kabutihan ng Panginoon, ang pananampalataya sa Panginoon, ano man yung bagay na itanim mo sa puso, mga kapatid, may istorya. Dati nga po, sinari ko po sa inyo lahat, mga kapatid. Ang puso po na natin ay parang rep. Parang frigidaire, parang freezer. Ano po ba? Kay bulok, kay sariwa, lagay mo sa puso mo, may istoryan dyan. Tama po ba? And nasa'yo yan kung ano yung bagay na ilalagay mo rito. Kaya nga sabi ng Lord, guard your heart. Amen? Mga kapatid, Pasko na ngayon. Kalimutan na natin ang mga sama ng loob. Panahon na para magpatawad. Pasko na ngayon, pinagdiriwang natin, panahon na para tanggapin natin ang pag-ibig ng Diyos. Panahon na para sabihin natin sa katabi niyo, peace. Peace be with you. Amen. At ang totoong peace, mga kapatid, may dala kang pag-ibig. Dito kasi meron eh. Assalamualaikum. Sabihin niya, peace, maya, talaga namang away na eh, no? Meron pa nagbabatuhan. Ewan ko nga ang bad, babatiin mo ko ng peace tapos eh, maninigo ka lang pala, away mo. Pero sa atin mga kapatid, tulong yung pag-ibig, sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon. Amen? Pagpalain ka ng Panginoon, you speak blessing. Amen. It's time to speak blessing, it's time to speak love, it's time to speak unity, with harmony, mga kapatid. Pag sinabing harmonyo, sama tayo, mga kapatid. Amen? Sama-sama. Sabi mo sa katabi mo, sama-sama. Amen. Sama-sama, nagpuburi sa'yo. Sama-sama, umawit sa'yo. Taas pala. Ano kasi doon? Dakilang Diyos, tunay na kay buti mo. Pag-ibig mo, di nagbabago. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Hesukristo. Kami ay sama-sama. Sumasamba sa'yo. Amen? Sama-sama tayong sumamba, maglingkod sa Panginoon. Ang panawagan po ng Diyos sa buhay natin ay pagiging asin at ilaw ng sanlibutan. At ang pagiging asin at ilaw ng sanlibutan, mga kapatid, ay ang pagbabahagi ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng buhay natin. Amen? Sino na po yung pinaghaharian ng Panginoon sa kanyang buhay ngayon? Amen? At pangatlong bagay po na natutunan po natin, mga kapatid, sa akin din po bilang personal na buhay, mga kapatid, Christmas lead us to serve out of love. Naglilingkod po tayo. Amen? Seek, serve out of love. Sabi nga po, servant king. Tinan niyo po yung Panginoon, di ba hari, pero servant. Ano pong tawag sa figure of speech yung gano'n? Ha? Ironic? Oh, maganda sa English, oh. Tandaan niya pa, glory to God. Amen? Hindi pala metaphor.
idiomatic expression. Amen? Idiomatic expression na sinasabi, siya ba, bakit siya ay hari, pero binaliktad niya. Alam niyo po, sa paglilingkod sa Panginoon, pabaliktaran dito. Hindi po pabaliktaran ng damit, ha, mga kapatid. Hindi po tayo naliligaw, mga kapatid. Ang nasa taas, mga kapatid, ay bumababa. Tama po ba? Nasabi ng Panginoon, huwag mong aariing mas marunong ang ibang tao kaysa yung sarili, kundi magpakababa ka lang. Amen? Huwag mong aariing mas marunong siya sa'yo. At ayan po yung bagay na yun ay napakahirap gawin talaga, mga kapatid. Pero kung mayroon kang Panginoon sa buhay mo, Panginoon, kung meron kang Panginoon, amen. Ang sabi po ng Matthew 20:25-28. Matthew 20:25-28. Ito po yung nasa Panginoon sa buhay natin. Gusto na ba kayo? Ay, di pa. Yan. Sino po masaya? Sino pong nabubusog sa salita ng Panginoon? Sino pong unauhaw sa Panginoon? Nagugutom. Right. Bubusogin tayo ng Lord. Sabi po ng Matthew 20:25-28. That of what sila'y pinalapit Jesus sa kanya at sinabi, nalaman ninyo na mga pinuno ng mga hintil ay nangapapanginoon sa kanila at ang kanilang mga dakila ay nagsisigamit ng kapamahalaan sa kanila. Sa inyo'y hindi magkakagayon. Ibig sabihin dito, mga kapatid, pinapakita ng Panginoon, sa mundo, sa secular, kung sino yung mga nasa taas, nangunguna sila. Ito yung pumapanginoon o nasusunod. Pero sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, ito. Sa inyo'y hindi magkakagayon, kundi ang sino mang mag-ibig na dumakila sa inyo ay magiging hukod ninyo. Amen? Meron pa kasunod yan, 27? Hanggang 28 yan eh. At sino mang mag-ibig na maging una sa inyo ay magiging alipin ninyo. Amen? Naunawaan po ba natin? Gayun din naman ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi maglingkod. Even the Son of God, pumunta siya rito, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Ano pa kaya tayo? Amen? Ibig sabihin, dapat natin paglingkuran ng bawat isa. Amen? Ano natin paglilingkuran ng bawat isa, mga kapatid? Ipakita mo ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon, kung talaga nagsasabi ko yung religyoso, sabi ng Lord, nasaan ka nang ako'y nauuhaw? Nang ako'y may sakit? Nang ako'y walang damit? Nang ako'y nasa kulungan? Ang sabi ng mga disciple. Sabi ng mga disciple, Lord, kailan ka nauuhaw? Kailan ka nagutom? Kailan ka nagtirahan? Kailan ka nakulong? Ang sabi ng Lord sa Mark 10:45. Ay, hindi pala. Hindi ko na matandaan yung verse. Ang sabi doon na ginawa mo to sa mga kalit-liit ang mga lingkod ng Panginoon, ay ginagawa mo na rin sa Panginoon. Amen? Naunawa niyo, mga kapatid? Pag ginawa mong isang bagay na to sa isang kapatid mo sa Panginoon, sa lingkod ng Panginoon, out of love, mga kapatid, ginawa mo na rin sa Panginoon niyo. At ang ginawa ng kanan, hindi na dapat ipaalam pa ng kaliwa. Amen? Amen po ba? At nais sa Panginoon sa buhay natin, kung nais natin maging una, dapat tayong maging alipin ng lahat. Amen? Tama po ba? Sino pong handa maging alipin ng lahat para sa Panginoon? Naitindihan po ba natin yung maging servant? Amen? Mahirap po yan. Minsan, pag naging servant ka, wala kang karapatan. Totoo yun, mga kapatid. Totoo yun. Pati Benny. Totoo yun. Amen? Pag servant ka, totoo, wala kang karapatan. You have to follow. Amen? Pero sa Panginoon, mga kapatid, ginagawa natin lahat ng bagay sa pagpapasakop natin sa Kanya. Amen po ba? Kaya nga, Lord, sa Mark 10:45, binigay niya ang buhay as a ransom para sa lahat. Amen? A ransom for many. Amen? At nais ng Panginoon sa buhay natin ay sa 1 Corinthians chapter 1:18, Philippians 2:5-11 na lang, mga kapatid. Ito na yung last verse. Philippians
Philippians 2:5-11. Ito na po yung last verse ko, mga kapatid. Pinagpala po ba tayo lahat? Amen. Nagkaroon kayo ng sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na narapat panangan ang pagkapantay niya sa Diyos. Amen? Kung di ba ko sinubad niya ito at ngayon nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Amen po ba? At palibasay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili, nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Kaya siya naman ay pinadakila ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan. Kapag naging alipin ka ng lahat, mga kapatid, itataas ka ng Lord. Amen? Kaya kapag naglingkod ka sa Panginoon, mga kapatid, kahit magmukha kang alipin, itataas ka ng Lord. Pangako yan. Amin po ba? Itataas ka ng Panginoon. For His glory. Amen? Hindi ka itataas ng Lord para tabunan mo siya. Amen? Itataas ka ng Lord para lalo siyang mataas sa buhay mo. Amen? At anayos ng Lord tayo maging ilaw at sinasanglibot. Tulad din niya, mga kapatid. Bagamat siya ay Diyos, pinili niya maging alipin ng lahat. Sino po nakapanood ng Passion of Christ? Gusto ko makita, sino po nakapanood ng Passion of Christ? Amen? Mga kapatid, kung wala kang totoong relasyon sa Panginoon, baliwala yung palabas niyo. Ordinary movie lang yun. Pero kung kilala mo ang Panginoon sa buhay mo, tinanggap mo siya sa buhay mo, mararamdaman mo kada palo sa kanya. And you will experience, Lord, mahal mo pala ako. Kaya ka pala sinilang dito. Amen? Sabi po ng Here I Am to Worship, yung kantang Here I Am to Worship, yung second verse. Basahin niyo po. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above, humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Tama po ba? All for love's sake, He became poor. Amen? Sabi mo sa katabi mo, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, naghihirap siya para sa atin. Amen. Sabi po rito, Jesus Christ was born in manger. Jesus Christ came to heal the brokenhearted. Sino po dito yung brokenhearted? SMP. Meron ko nabas ng SMP, samahan ng magbabalat ng patatas. Mga kapatid, pag nasa Panginoon ka, walang brokenhearted. Pero sabi ng Lord, malapit ng Lord sa mga brokenhearted. Amen? Sabi ng Lord, malapit ako sa mga taong basag ang puso. Amen? Pag basag ang puso ng isang tao, mga kapatid, yan lumalapit ang Lord. Eh. Pero pag may pinagmamalaki ka sa puso mo, tinapos mo, narating mo sa buhay, kayamanan mo, mga kapatid, darating sa panahon, wawasakin ng Lord yan para lumapit ka sa Kanya. Kaya huwag mo nang antayin wasakin pa ng Lord yun para lumapit ka sa Kanya. Marami pong ganyan, mga kapatid. Amen? Minsan nagmamalaki. Hindi. Kotse ko yan. Hindi. Bahay ko yan. Nakakalimutan niya. Lahat ng bagay galing sa Diyos. Amen. Lahat ay galing sa Diyos. Kaya dapat, salamat sa Diyos. Nagkaroon ako ng kotse. Salamat sa Diyos. Meron akong bahay. Salamat sa Diyos. Meron akong asawa. Salamat sa Diyos. Meron akong pamilya. Salamat sa Diyos. May tinapos ako. Salamat sa Diyos. Meron akong magandang trabaho. Salamat sa Diyos, pinagpala ako ng malaki sweldo. Salamat sa Diyos, pinopromote niya ako, mga managers. Amen? Sabi ng Lord, hindi ko na makot yung verse, promotion nor come to the east, to the west, but comes from the Lord. Sino pong gusto ng promotion? Sino gusto ngayangat ang buhay? Tumawag tayo sa Panginoon. Amen? Jesus Christ set the captives free. Sino na po pinalaya ng Lord? Hindi ko na makot yung verse ulit. Sabi doon, whom set the sun set free is free indeed. Ang pinalaya ng Diyos, ang pinalaya ng anak ng Panginoon, anak ng Diyos, ay malaya ng ganap. Amen? Nais ng Lord, lumaya tayo. Unang-una sa kasalanan, lumaya tayo sa mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Amen?
at ipapalayaan din ng Lord ang lahat ng pagpapala sa buhay natin. Amen? Ano ba ba? Open the prison doors. Prisons? Jesus came to open the prison's door. Tayo'y nakulong ng masamang alaala. Tinangay, nalang, hangin. Sabi lang ganun. Masamang. Meron ko na rin ng ganun kante. Pero mga kapatid, ang Lord, tinangay na ng Lord ang masamang background natin. Amen? Forgetting what lies behind. Amen? Kalimutan na ang nakaraan. Sabi mo sa kanya, kalimutan na ang nakaraan! Amen? Tapos na ang nakaraan, mga kapatid. Ang nakaraan ay history. Ibig sabihin ng history, nakasulat na lang sa aklat. Wala nang magagawa yan, nasulat na yan. Pero sabi ng Joshua 24:15, mga kapatid, as for me and my house, we will serve the Lord. Sino pong nais yun? Sino po yung mga dalaga dito? Makita, dalaga. Dalaga. O sige, ganito na lang. Sino dito yung mga malas sa buhay? Amen. Sino po nagnanais ng kanilang mga malas sa buhay ay kasama mo naglilingkod sa Diyos. Glory to God. Masabi po rito, Jesus came to let the blind see. Diba? Totoo po ba yun? Sabi doon, anak ni David, babag ka sa akin. Sabi ng ganun. Sabi ng Lord, ano ang kailangan mo sa akin? Pagalangin mo. Pinagaling ng Lord ng mga bulag. Amen? Dati mga kapatid, tayo bulag sa katotohanan. Pero narito ang salita ng Diyos. John 8:32. For if you will know the truth will set you free. Amen? Sino po marami naka-experience na maraming bagay pinalaya ka ng Diyos? Amen? Dati, bugnutin ka, magagalitin ka, masyado kang emosyonada, emosyonado. Hindi lang naman si babae naging emosyonado, pati lalaki, emosyonado rin. Amen? Matampuhin ka. Maraming ganun, mga kapatid. Naaralan ko sa dating church namin, nagkamayan lang, no? Pagkamayin kong ganun eh. Dumiretso eh, hindi ako napaganun kasi hinila yung kamay ko. Nagtampo yung ano yung kinakating dyan. Yung kinamay. Liit na bagay, nagtatampo mga kapatid. Siyempre, pumunta mo sa sayuin, mga kapatid. Pero paglapit ito, pagagalitan mo talaga. Mga kapatid, matanda na tayo sa Panginoon. Dapat tayo nag-encourage na. Matagal na tayong Kristiyano. Ang matagal ng Kristiyano, dapat hindi na ikaw pinupuntahan pa. Amen? Kaya pag dito, yung mga first time. Sino first time? Mga first time. Yung mga first time, mamaya, magpapakilala rin kayo dito kahit tumaas na kayo. Magpapakilala rin kayo dito. Amen? Kakanta pa? Kakanta ano? Kakanta natin. Hindi, dito sila, kakanta natin. Pasko ay, mamamasko po kami sa inyo. Amen? Glory to God. Hindi, naranasan ko sa Panginoon, mga kapatid, nang bago ko sa Panginoon, ayun doon yung sinusundo ako, pinupuntahan ako, pinapalo ko, kahit yung mga personal akong problema, tinatanong nila, binibigyan pa nila ako ng konting tulong. Sabi ko sa kanila, tao sa mga taong to. Bakit ako pinag-aaksay ng panahon nito mga taong to? Hindi ko ako mag-anak. Ayun, ganun, no? Tapos nag-a-advise pa sila sa akin, nag-a-advise. Lahat ang ina-advise nila, parang alam na rin nangyayari sa akin. Kaya nakikinig din ako. Amen? Sabi, ba't kaya ganun? Ayun pala, dahil sa pag-ibig nila sa Panginoon, ginagawa nila yung bagay sa akin. Sino po nakaranas doon? Alam niyo mo, mga kapatid, walang taong nakarating dito na hindi tumawag ng Lord para gamitin sa buhay ninyo. Amen po ba? Nalito ako doon. Amen. Ibig sabihin, gagamit ng Lord ng instrumento, kaparaanan, sa pamagitan ng buhay ng isang tao para makilala mo siya. Kaya po sa buhay ko, mga kapatid, hindi ko po makakalimutan yung taong ginamit ng Lord sa buhay ko po para magkaroon ako ng relasyon sa kanya. Yung ginawa ng Panginoong Jesus sa mga disciple, hinugasan niya yung paa ng mga disciple. Amen? Ganun po ang pagiging servant. Sino po nakaranas sa maghugas ng paa? Hindi. Sasalay. Iba yun. Naghugas ang paa ng sarili niyang paa. Pero sa Panginoon, pag naglilingkod ka, hugasan mo ang paa ng kapwa mo naglilingkod sa Panginoon. Naranasan ko na po yan, mga kapatid. Habang ginagawa kong hinuhugasan ko yung paa, foot washing po yun. In English ko lang, naghuhugas ng paa. Daladala ko yung planggana, hinuhugasan ko yung paa ng isang lingkod sa Panginoon. Alam nyo mga kapatid, habang nararanasan ko yun, hinuhugasan din ako ng Lord. Pinapababa niya tayo.
Hinuhugasan niyo yung puso natin na tayo dapat maging servant of all. Hindi pwedeng dala natin yung tinapos natin o kung ano mga tinapos mo hanggang katapusan na yun. Wala po dito handalin dyan, mga kapatid. Hindi natin pwedeng dalhin dito sa unahan sa paglilingkod sa Panginoon ang posisyon mo sa trabaho. Ang usapin sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, puso. Heart. Amen? Diyan tumitingin ang Lord. Amen? And Jesus came to save us and give us freedom and give us eternal life. Amen po ba? Ngayon ang diwa ng Pasko. Nung tayo wala sa Panginoon, ang celebration ng Pasko, akala na family gathering, which maganda naman yun. Amen? Pero nangyari, inuman, lahat ng kaparaan ng pagsa-celebrate nila ay pawang hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Ang totoo kung nagsiselebrate ng kapakanakan ng Panginoong Yesus ay yung kinikilala mong pangalan niya, nanampalataya sa Kanya, at inuuna mo siya, pinagaharian mo siya sa buhay mo. Pinagahari mo siya sa buhay. Amen? Kaya mahirap ang wala sa Panginoon. Amen po ba? At ngayon mga kapatid, sino po nag-desisyon na kumilala sa Panginoon? Gusto ko mo makita. Handa na po ba kayong kumilala sa Panginoon? Sabi po ng chorus niya, yung kanta. Sabi po ng kanta, sabi po ng chorus ng kanto, sabi po dyan, here I am to worship. K.O.P. kuya. Sabihin po natin yung awit na to. Sabi dyan, here I am narito ngayon para sa bayan ng Panginoon. Sabi ng awitin, lahat kapuri-puri sa Panginoon. Ang lahat na nasa Panginoon ay maganda. Amen. Lahat ay gagawin niyang maganda sa buhay natin. Kung tayo isasamba at ikilala sa pangalan niya. Tayo pong lahat ay tumayo. As we sing this song, gawin po natin itong panalangin sa Panginoon. Na ninanais natin sa buhay natin, Lord, matagal ka namin hindi nakilala. Pero dahil bumaba ka sa lupang to, nagkataong tao ka, isinilang ka sa manger, sa isang sabsaban, na bagamat ikay Diyos, pinili mo, Lord, ang bagay na kamangmangan o walang kabuluhan sa tao. Ginawa mo yung bagay ng Lord sa buhay namin para abutin mo lang. Right now, mga kapatid, sino pong decided na matanggapin ang Panginoong Jesus sa kanya? Sino pong nananampalataya sa Panginoong Jesus? You must confess with your mouth and believe in your heart that Jesus is Lord. Jesus is King. Jesus is God. Sabayin niyo po kasi isang panalangin. Panginoong Jesus, sige po mga kapatid, lakasan po natin. Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa buhay ko, sa puso ko, Panginoon. Kinikilala kita bilang hari, tagapagligtas, at Diyos ng aking buhay. At dalangin ko, Panginoon, pagharian mo po ang aking buhay, ang aking pamilya, ang lahat sa aking buhay, ang aking trabaho, ang aking ari-arian, ang aking pangarap,
Panginoon, mauna ka sa aking buhay. At salamat, Panginoon, sa kapatawaran ng aking kasalanan. Naniniwala ako, Panginoon, na namatay ka sa krus ng Kalbaryo dahil sa aking kasalanan. Ngunit dahil sa pag-ibig mo, tinubos mo ako, Panginoon. At inalis mo na ang lahat ng aking kasalanan. I am fully paid sa lahat ng aking kasalanan. At higit sa lahat, Panginoon, isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether. Come on, church, lift your hands to God. Let's worship the Lord. Come on. Here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. All together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. I'll never know. I'll never know how much it costs. Call upon the name of the Lord Jesus with this. Those who call upon the name of the Lord will be saved by His name. Let's call upon the name of Jesus. Everybody sing. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name. Call upon the name of the Lord and be. Say Jesus, Jesus. Call upon the name. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord. Never know. I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon. That cross, I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Thank you, Lord. Lord, here we are, worshiping your name, O God.
Panginoon, ibinababa po namin ang aming mga paanan sa iyong harapan. Ibinababa po namin ang aming mga buhay sa iyong harapan, Panginoon. Inaalay po namin, Panginoon, ang aming buhay, O God. So here I am, O God. Here we are, Lord. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're all together lovely, all together worthy. Come on, just sing with me. Sing with us, so sing this song. Let's worship the Lord. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're all together loving, all together worthy, all together worthy. You deserve all glory, God. You deserve all glory. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat, Panginoon, kinatagpo niyo kami. Salamat, Panginoon, naranasan ka namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, totoo ang iyong salita na mayroong dalawa at tatlong nagkatipon sa iyong pangalan. Panginoon, nasa kalagitnaan ka namin, O God. Lord, continue to touch our hearts, God. Patuloy mong usapin kami, Panginoon. Patuloy niyo kami, Panginoon. Usapin. Kaya mo po, malaman po namin ang iyong tinig, God, sa aming buhay. You deserve all glory. You deserve all glory, God. You deserve all glory. Naranasan may isang pang sumamba sa Panginoon. Ngayon nakilala mo na siya. This the right time para bigyan naman natin siya ng kapurihan sa buhay na. Sabi ng Panginoon, without me, you can do nothing. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng mabuting bagay sa buhay na. Siya nagpasimula ng mabuting bagay sa buhay na tatapusin ang Lord niya. Ang lahat ng pangako niya sa atin ay gaganapin ng Panginoon. Pero nais ang Panginoon, ibalik natin ang lahat ng papuri sa Kanyang pangalan. Ibalik natin sa Kanyang pangalan. Let's sing to the Lord. Glory, for you alone deserve all praise. Father, we worship and adore. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. For you alone, all glory.
Father, we love you. As we worship you, we stay. For you alone, mga kapatid, samantalahin natin ang pagkakataon ko. Samantalahin natin yung pagkakataon na masamba natin ang Diyos. Maraming taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Pero tahimik pala, nagkaroon tayo ng pagkakataon makilala siya. Pagkakataon natin. Pagkakataon to. Sambahin natin siya ng buong wagas. Sambahin natin ang Panginoon ng buong puso. Father, we love you and we worship you this day. Come on, just open your mouth. Leave your hands to the Lord. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we praise, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you and we worship you. Sing Jesus, we love you. Jesus, we love you and we worship you this day. Say Spirit, we love you. Spirit, we love you and we worship you this day. We give you back all glory. We give you back all glory, God. All honor and praise to you alone, O God. To you alone, O God. Ino-offer po namin, Panginoon, ang buhay namin sa iyo. So, tanggapin niyo po, Panginoon. Malaya ko po, Panginoon, paghariyan kami. At naniniwala kami, Panginoon, ang lahat ay magiging mabuti dahil sa Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, sa aking mga kapatid na narito. Sa pangalan ng Panginoon, Jesus. Ano man ang pangangailangan ng puso ng bawat isang mga kapatid na narito. Lord God, katagpuin mo sila. Meron nangangailangan ng kagalingan. Lord, heal them in Jesus' name. Meron silang mahal sa buhay na meron sakit karamdaman. Heal them in Jesus' name. Jesus' name. If you have faith, declare it in Jesus' name. In Jesus' name, amen. In Jesus' name! Panginoon, pagpalaya mo ang mga trabaho ng bawat isa. Ang bawat gawa ng kanilang mga kamay. Ano man ang hawakan nila ng kamay, taas po natin ating mga kamay sa Panginoon. Ialay po natin yan. Yung bagay na yan, yung kamay na yan, kaparaanan ng Diyos yan para gamitin natin sa Kanya, purihin siya, paglingkuran siya, at pag-alayan siya ng ating buhay. Panginoon, pagpalaya mo ang bawat kamay na nakataas. Sa pangalan ni Jesus, dadalo yung iyong kapangyarihan sa kanilang buhay. I speak blessing in their life. In Jesus' name. Over their family, O God. Over their loved ones. In Jesus' name, O God. We will declare that Jesus is God.
Let's say, Jesus is God. Jesus is Lord. Jesus is our Savior. Jesus is our King. Lord, pagharian niyo kami. Salamat, Panginoon. Ano man ang nasa ng puso ng bawat mga kapatid ko narito. Lord, ikaw ang nakakakilala sa amin. Turuan mo kami makasunod sa iyong kaluhan. And you believe, O God. Ano man ang desire ng puso namin nakakalugod sa iyo, ay matatanggap namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palayaan mo kami lahat, Panginoon, sa lahat ng bagay. At maging matagumpay ka sa pangalan ni Jesus. And day, God, in this day, Lord God, as we celebrate the Christmas, we give you all back the glory and honor. Salamat, Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos Ama. Muli po natin itaas ating kamay sa Panginoon. Narito ang basbas ng Panginoon sa buhay na. Lahat ng dalangin natin sa oras ito, nalalaman ng Panginoon. Tayo na nanampalataya sa Kanya. Tinanggap natin siya bilang Diyos. Maghahari siya sa buhay na. Susunod tayo sa Kanyang kalooban. Lord, sa kapangyarihang pinagkaloob mo, Panginoon, sa iyong lingkod, O God. Ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkapala ng Diyos Anak, ang pakipisan ng Banal na Espiritu Santo ay sumaamin. Amen. Sa matamis ng pangalan ng Panginoong Jesus, we give you back our glory, all honor, and everybody say, Amen. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Sa iyo, O Diyos,